Nagsagawa na ng psychosocial intervention ang Child Protection Committee ng Department of Education sa pamilya at makakilala ng lalaking grade 10 student sa Maasin, Iloilo na nagpakamatay dahil sa bagsak na grado ni ibinigay ng kanyang guro. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Lionel Salvilla, spokesperson ng Schools Division of Iloilo, sinabi nito na pinuntahan na nila ang pamilya ng nasabing estudyante. Ayon kay Salvilla, mismo ang central office ang nag-utos na magsagawa ng investigasyon sa pangyayari. Nagpaabot rin ang ahensya ng pakikiramay sa pamilya ng nasabing estudyante na pag-alaman na nakita ng ama ang anak na nakabigti sa isang puno di kalayuan sa kanilang bahay. Nahalungkat naman ang ina ang suicide note ng kanyang anak. Lumabas na sumama ang loob nito dahil sinabi sa kanyang grade na 64, 69 at 66 ng guro nito sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Nagtutumangis naman ang ina ng estudyante at nanawagan na panagutin ang guro sa sinapit ng kanyang anak. Implement without the support, without the help of both our internal and external stakeholders. So may mga programa kita sa mental health sa balay or even all other programs, no, rather, no, sa school, no. Parents are also involved, no, in the implementation of the program. But everybody should be involved because education is everybody's concern. Dapat open the line of communication sa teachers, not sa pamilya, not sa mga learners. Not to... Si Mr. Lionel Salvilla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!